tumataas na ang bilang ng mga nagkakasakit sa mga nasalanta ng bagyo sa Katiil, Davao Oriental. Karamihan sa kanila mga bata. Sa New Bataan, Compostela Valley naman, problemado pa rin ang daan-daang mga bangkay na hanggang ngayon hindi pa rin nalilibing. My report, si Salima Refran. Mga trapal at pirapirasong kahoy ang nagsisilbing silungan ngayon ng mga nawalan ng tirahan sa Katiil, Davao Oriental dahil sa nagdaang bagyo. Pero kung ganito kalalakas ang alon sa dalampasigan na sinabayan pa ng pabugsubugsong ulan, hindi na sapat ang mga tolda para maproteksyonan ang kalusugan ng mga biktima. Ang 2 buwang gulang na sanggol na ito, 3 araw nang inaapoy ng lagnat. Gusto ko lang po maging magamot siya. Yun lang po. Nababasa po siya. Wala siyang damit na natira. Ayon sa mga doktor, acute respiratory infection ang karaniwang idinadaing ng mga pasyente sa district hospital. Dumarami rin daw ang mga kaso ng diarrhea. Sa katunayan, mula sa 20 pasyente ngayong araw, 11 dumaraing ng pananakitan tiyan at pagdudumi. Marami sa kanila, mga bata. Sa pagsusuri ng Department of Health, 20 water sources na sa 5 barangay ang nagpositibo sa E. coli bacteria. Expected nga na may mga gastroenteritis dahil nga wala na lang silang CR, yung tubig din, kung saan nila kukunin. Sa ngayon, kontrolado pa naman daw ang bilang ng mga nagkakasakit. Pero para makasiguro, namahagi na ng malinis na inuming tubig at water tablets ang health officials sa mga apektadong barangay. Nagsasagawa na rin ng water testing sa Boston at Baganga. Samantala, sa pagpapatuloy ng retrieval operations, hile-hilera ng mga bangkay ay nabutan ng GMA News sa New Bataan, Compostela Valley. Isasagawa raw sana isang mass burial noon pang nakaraang linggo, pero hindi ito pinayagan ng Department of Health. Katabi kasi ng isang eskwelahan at mga kabahayan ng bakanteng lote kung saan binalak 1,000 ang mga bangkay. Pansamantala munang dinala sa public cemetery ang nasa 300. 100 lang sa mga itong nakahimlay nasa nicho. Mahigit 200 ang naka-body bag pa rin. Ilang paraan ang naisip ng DOH para masolusyonan ang problema sa mga bangkay na hanggang ngayon ay hindi pa naililibing. Una, dapat ay makuha ang identifying mark sa mga labing hindi pa nakikilala bago ito ilibing sa isang mababaw na hukay. Para kung may maghanap, ay madali ito makukuha. Pwede rin daw lagyan ng yelo ang mga labi. Sa gitna ng problemang ito, tuloy ang pagbangon ng mga taga-New Bataan. Isinailalim sa stress debriefing ang mga residente. Actually, we call it psychological first aid. Okay. Na agad-agad, when the calamity struck and these people undergo trauma and then pain, anxiety and anguish, we really have to conduct the psychological first aid so that the grieving can slowly be responded to. May iba't ibang batches ng ekspertong tutugon at titingin at kakausap sa residente. Sa paraang ito, kahit papaano raw, ay maiibsan ng takot at labis na lungkot na mahinagupit ng Bagyong Pablo. Mula rito sa Katiil, Davao Oriental, Salima Refran, GMA News.